Kita pwedeng gagawa ng ibang daan kasi yung pinagalingan nyo, clear na to eh. Doon pa rin kayo dadaan. So, isopi on mount. Yun na yung kanina. So, meron tayong tinatawag na tilman. Ang tilman yung nahuli. Ito yung pinasabi ko nagka-plug up. Diba? Ang tagal nyo na makapasok. Kung ikaw kalaban, nakita mo ganyan yung tropa. Di ba, pwede mo na sila isa-isa yung target paper. So, kaya naman mag-ilisan yung pasok dyan. Iwasan natin yung nagka-plug up. Iwan lang ito ha. Nagmamot lang sila ito, pero nasa dispulso nga ito ha. Hiniyokan yan. Nakita lang yan. Don't pile up at the door. Huwag magkumpulan. Huwag inside the AB. One at a time. Isaan lang para hindi magka-napulpul sa loob. Speed. Speed. Ito na naman. Speed of the essence. Mabilis ang galawan. One inside the AB. Siguraduhin clear ang weapon. And naka-muscle down. Ito naman yung mount. Kanina, puro dismount. Ngayon, mount naman. Para yung pagsakay. Okay. Okay. Halitan. Ganyan, pag nang-mount kayo, kailangan kapitin nyo yung kasama nyo. Normally, nakadapat tayo dyan. Pero, ang sisimilit na lang natin is, pwede man tayo mag-kneeling lang muna. Ito kasi naka-mount lang yan. So, pwede kneeling. Sige, like. Mount from the right. Ito yung huli kanina ang nakalabas. Siya yung una, papasok. Ito yung asahin ng rifleman, hitman dyan. Dapat malakas. Malayo-layo sa tatakbuhin nyo. Sige, next. Ganun pala yun yung concept niya. Yung huling kumabas, siya yung unang sasakay. Okay, kwentahin natin. 10 times 6 ata, di ba? 10 times 6. Ganun pala yun, tatakbuhin na. Mount. So, ang gagawin nito, kundi carrying mission. Ganyan pa rin. Ang pinakahuling sumaka at pinakahuling bumaba, siya yung pinakaunang sasakay. Sir, ikawan tayo. Huwag niyo ang intindihin kung gano'ng kalayo yung tatakbuhin kasi magdidikin lang yan sa terrain. Kung tatakbang pa natin is puro makahoy, at saka masyadong masukal, lang naman na pipitin nyo pa. Ang ito lang dyan, yung pinakalasman hanggat kaya mo pang makita yung vehicle, kung maaari. Kasi kung dito lang tayo, ay talagang kahit i-occupy natin yung area, itong ground. Pero kung sa real life, yung talagang pana, masukal, ano ka talaga makukubiran? Kasi, mas marami namamatay sa ligaw na bala kaysa sa ikaw ang tinatarget. Ito tayong gagawin ng one, ng daton attack. So, ng contact, ako ang enemy contact. May putok galing kalaban, hanapin yung kalaban. I-suppress mo yung kalaban, tapos magkakandak ka ng assault. After ng assault, search. After ng search, step 5. So, consolidate and reorganize. Bale, doon na kayo mag-accounting, reporting, lahat-lahat na nang na-recover nyo. Hanggang sa maghintay kayo ng advice, kanyang partner, kung tuloy kayo sa mission or standby.
Muna yung tanong. Puno na memory yung kanina po. So, ito naman yung sa ginagamit namin sa mechanized na vehicle. Mayroon kami intended na vehicle na ginagamit sa operation namin. Hindi lang kami gumagamit basta-basta ng timba kasi nagdidepende kami sa terrain. Ang ideal kasi sa mechanized is yung pumapasok kami sa mga area na mabubuti, na area na hindi kayang pasukin ng wheel. So, ito yung mga ideal na ginagamit namin sa operation sa mechanized system operation. Ito siya, GATC M113, M182. So, ang gumawa is the Ford Machinery and Chemical Corporation ng FMC-SA. So, powered by Detroit 6, and mission kasi flexible siya. Ito siya, ang previous din siya, pwede niyang mag-cross sa matubig na lugar. Hindi rin siya basta-basta na babalaan, kaya ideal yan sa mechanical operation. So ito yung pan niya, yung lumipon niya, yung engine time. Tayo na lang, kung may tanong kayo, yan naman yung sagot. So much. Kilometers hanggang ma-empty yung tangki niya sa diesel. Yan, kalayo. Malakas din. Isang gasolina. Pero may isang tangki kami na gasolina. Scorpion. Pero malakas consume niya, no? Ang consumption niya is 1.4 kilometers per liter. Malakas to? Ilang kilometers lang? Kilometers lang? Alamay ng aloy, palipot niyan. Pag point ko kada 1 liter, no? Pwede siya lumusong sa pero wala nang reserve tank. Yung machine gun ko namin, M2 quick change barrel. Dalawang klase yung pan natin, yung 50 natin. May quick change barrel, may heavy barrel. Saka naman kami, 5 points. Yung quick change barrel is, makakikita nyo yan, kalimitan sa simba. Heavy barrel naman, kalimitan makikita nyo yan. Maximum effective rate, picture nyo. Ay, daddy. So, kaya maximum effective rate, kasi sabi na sergeant. 1,800 centimeters. Maximum siya. Maximum niya pala, hanggang sa maabot ng bala. No? 6,800 meters. So, effective range, kaya pa siyang pumatay. Ito, pag inabot niya ng area na to, parang pinatukan na rin ang floor ng gimbal. So, ipatok niya. So, like a prayer, kaya niya pumulok na 400 to 500 rounds per minute. So, ang secondary niya, coaxial niya is to M60, 11.62, mounted at cargo hatch. Nakapan lang siya, nakapatong lang siya sa likod. Para siyang paladay. Kumbaga, may mga panel siya dito, gilid. Effective range ng M60 is 1,100 meters. Maximum range, 300. Kaya niya pumutok ng 900 rounds per minute. Ito naman si M113 ETC RCW video. Ibig sabihin ng RCW is Remote Control Weapon Station. Ito na siya is na-upgraded na si M113 na computerized na siya. Mayroon na siyang tracking, target tracking, mayroon na rin siyang range finder, mayroon siyang night vision, mayroon siyang heat detector. Makikita niya kung may thermal. May thermal siya, thermal. DN9 din siya. Amphibious din siya. Bali, ang hal nito is yung ibang monthly pa rin, pero upgraded na yung ganya. So, makikita niya dito yung mga characteristic ng bala, tsaka yung andun sa loob ng banya.
Ito siya, kanyang tumarget para ng maglalaro niya, no? Malayuan. Hindi mo na kailangan lalabas sa hatch para pumutok. Andun ka lang, meron kang extension doon sa loob para lang mahawak ka joystick. Yun lang kalagay dito. Same pa rin yung tango sa loob niya. Kahit gano'ng kalayo yan, may zoom yan. No? May zoom yan, malalapit yung kalaban mo, may tututok mo na maayos. What if, sir? Kanyari, nasira po yung ano, yung computer box. Pwede pa yung imano-mano yung ano? Pwede imano-mano, pwede imano-mano yan. Kasi, kaya ginawa yan, either magmalpangsisa, pwede mo kasi tutok ng manual. Kung ganun pa rin. Lalabas ka na yung sa likod yan. May ito niya, makasamang hagdan yan. Doon sa pagkato. Kung ganun pa rin, kasi ano na siya. Ito yung example na monitor niya. Ito yung mga control button. Ito, kunin niya na lang ito. Ay, next, kunin niya na lang ito. Sige. Kasama na rin. Ito naman si FB-103 with UTS. Ang gun nito is 25mm GBA Canon. Mas malakas ito kasi nabibilong siya sa Canon. Nabibilong siya sa... Di ba nag-upon pa siya? Nag-request pa ng clearance to sir bago iputok. Sir Caps, nag-request pa sir o. Nabibilong siya sa high power kasi yung bala nito para siyang grenade. Yung epekto niya, pag tama ito target, puputok pa siya. Sige. Ano yung nalagay niya? 66B63. UTS Melee is unmanned turret system. Ito yung mga general data niya, capabilities niya. Same lang sila ng fuel consumption, range, tapo, kasi yung 113 pa rin siya. Ang gun niya lang na bago. Pwede yung 1-3 miles per hour. Ganun pa rin. Ganun din, parang sa isa. Parang yung sa EPC. Nagkaka nagka-differential lang siya sa armament. Sa armament niya, ano, 35mm orbital, Alliance-6 system, o OTAM. Bulkmaster, MK-44 unmanned turret. Ito nga, sinasabi ko, may day, intermal, electro-optic observation module for gunner, fire control system, which incorporate an automatic target tracker. Yan target tracker na yan, pag pinokus mo na sa target, hindi niya nabibitawan yan, kahit gumulaw ka dyan. Ganyan lang yan, nakatutok lang yan, kahit magtaskap ka dyan. Nakatutok pa rin siya yan, kung magagalo yung target, susundan niya. Alam mo kung saan pa rin yung tango? Drive Installation System, DSS, Activation, Traverse. Ito nga, pag nagdadrive ka, tutok pa rin siya. Maganyan lang yung ganyan. So, rate of fire niya, 540 hanggang 600 rounds per minute. Pwede ka pumili ng explosive at armor piercing. May selector ito. Pag kayo naging gunner, kung nagkataon, pwede kayo pumili sa dalawang klase ng ammunition. Pwede kang gumamit ng explosive, pwede kang gumamit ng armor piercing. So, meron siyang mga limitation. Authorized number of rounds lang pwede may putok. Yan. Number of rounds in 50mm magazine. Rear magazine contains dalawang pigyan. May parang buwan siya, parang lalagyan siya. So, 160 rounds per box niya yan. So, marami-rami kayong bala. So, maximum effective range niya is 3 kilometers. Maximum range is 6,800 meters. Ito naman si IFB. Nabanggit na to ni Tony Sergeant namin. Armor Infantry Fighting Vehicle. So, gawa pa siya ng US. 85-35 commonly parts with the last new APC. Kasi kung tatanggalin mo itong add-on ball niya, armor niya, parang po rin yung APC yung sura niya. Powered with defensive from the road, diesel, may turbo to. Mas mabilis to kasi sa APC. So, may port through siya. Commander driver gunner RTO kasi meron din siyang delivery range ito. Kaya naging apat yung pan niya. Tsaka gunner na rin. Ang gun din dito is 25mm pa rin. Puro ito lagi. Sige. Ito nga ako gamit dito. Dito nga lang doon.
tignan na nalang yung pagkakaiba ng EBP at saka EBP. Kung may tanong, may sagot. Okay. Dahil niyang tumakbo ng 61 km per hour or 41 miles per hour. Sir, what's it? Masira ko nga yung gulong. Kung masira yung gulong, kasi trucks siya eh, trucks. Either mag-sirbay kayo na may pupunta na kuha ng mekaniko para ayusin yung truck yung. Pero kung kaya namang ayusin nga, katulad ng detrack, pag nag-detrack siya, pwede naman, kaya naman yung crew na ayusin yan. Depende sa sira ng gulong. Pero wala pang gulong eh, trucks eh. Pero nasa mobile, sa operation, ito declare, huwag yung iwanan yun. Ito pa mangyari niyan, kung kayo yung naging kuha niya, naging dismounting niyan, kahit na masira yan, hindi niya siya pwedeng iwanan. Dapat security niyo yan hanggang magiging green status na siya, makatakbo siya, doon pala kayo kakalit sa kriyan na siya sa kasiraan. So, Braster, ito po sa full track laying, aluminum alloy with added on armor. Ibig sabihin, nakita niyo yung palipot niya, di ba, para may makakapalapan, yun yung armor niya. Gun and vision sports, mayroon butas yan sa gilid, gun ports yung tawag doon. Meron siya doon. Separate commander station, magkakaiba siya kasi mayroon siyang upuan din sa likod sa gunner. Dito yung nakaupo yung commander, gunner at ang kamubiro dito. Close the point of them, yung cargo carrier. Primary cannon, yung ito natin ko kanina, pagkakaiba nito ulit yung KPA, gun bring down, low flying attack. Yung gun nito, naka-design siya na air defense. Kumbaga, pag pumutok ka sa taas, pumutok din siya. Kaya, siya tinawag na directly attacking aircraft up to 1.3 km sa taas niya. Hindi siya anti-aircraft. Yung pa dito, ganito. Ganun pa rin. Dalawa pa rin yung kasi yung ammo na pwede mong gamitin sa kanya, may selector, may aid. Same pa rin sila ng wire, ng UTS. May secondary din ito. Pwede sila yung M16, 7.6 mm. Magka-press lang din sila sa gamit namin ng 16. Pero ito, build tube yung tawag namin yung gamit nito. Mas maganda sa 16 na infantry. So, sa rin yung plan, range, yan na rin yan. So, yun. Recovery vehicle, mainly ginagamit ito ng maintenance namin. Yun na yung sinabi ni Sergeant, pag nasirayan ng gulong, ito yung tutulong tayo. Tutulong kayo na mag-ayos. Kapag may sarili, oh, may sariling vehicle din ang maintenance namin. Okay. So, summaries. Fundamental of maintenance operation. So, natakal natin yung defined terms, yung mission namin, organization, capabilities and limitations. So, drills on mounting and dismounting. So, hanggang doon lang, any question, clarification, violent reaction. Yeah,